Isa sa mga karapatan ng mga bata ang makapaglaro at makapaglibang. Pero paano kung ang kanilang nakahiligang laro ay boxing na maaaring mapanganib para sa mura nilang katawan? Dapat kayang ipagpatuloy pa rin ito ng mga bata? Tutukan ang istoryang yan dito sa On Call Special Report. Ang mga nakakasabik at maaksyong bakbakan sa loob ng ring na sinabayan pa ng walang kupa sa tapang ng mga manlalaro. Ito ang solid combination kung bakit sikat na sikat ang boxing. Siyempre dito sa Pilipinas, inspirasyon din ng maraming ating pambansang kamao na si Sarangani Representative Manny Pacquiao. Kaya naman maituturing na rin ng national sport ng mga Pinoy ang boxing. Pero dahil sadyang pisikal ang larong ito, sinasabing tuwing sasampa ang isang paa ng boksingero sa loob ng ring, ang isa naman niyang paa, nakaabang na rin sa hukay. Patunay nito ang pagpano kamakailan lang ng 21 anyos sa boksingerong si Carlo Makinto matapos makomatos ng 5 araw. Ayon sa mga doktor, resulta ito ng pagkabuo ng dugo sa kanyang utak matapos ang kanyang huling laban nitong Pebrero. Ang isa pang boksingero na si Zigores, nakomatos din noon at nalagay rin sa bingit ng kamatayan. Gayunpaman, kahit delikado at kahit dugo at pawis ang puhunan sa training, sige pa rin sa pagsabak ang mga boksingerong Pinoy para maging katulad ng idol nilang si Pacman. Marquez answers back also. Sumagot din si Pacquiao. Sa San Vicente Elementary School sa Quezon City, nakilala namin ang tahimik na batang si Steven. Kasalukuyan siyang nasa grade 2 at gaya ng kanyang mga kaklase, matyaga siyang pumapasok sa eskwelahan araw-araw. Paminsan-minsan ay nakikipaglaro siya sa kanyang mga kaibigan. Pero ang hindi nila alam, pagkatapos ng klase, ibang uri ng laro ang kanyang pinagkakaabalahan. Tapos ng klase ko, pupunta lang ako sa gym. Sinong mag-aakala na ang mahihaing si Steven, isa rin palang batang boksingero. Ayon sa lolo niyang si June, 3 taong gulang pa lang ay napansin na niya ang pagkahilig ni Steven sa boxing. Pag sumusuntok siya, parang nakikita namin iba suntok niya, hindi pangkaraniwan na ano, bata. Kaya nga naanuan ko siyang Pacquiao kasi ang kaliwa niya parang si Manny Pacquiao, malakas na pagdiretso, hindi pambata suntok niya. Dahil daw sa pambihirang gilas at interes si Steven sa boxing, hindi pinagkait ng kanyang lolo ang suporta sa kanya. Minsan, mayroon ka, nagja-jogging pa kami niyan eh. Kaya ginawa ko, binilang ko siya ng gloves. Nung mabilang ko siya ng gloves, lagi siya nag-ipag-sparko sa mga bata. Para mahasa pa ang kanyang angking talento sa pagboboxing, kamakailan ay in-enroll na rin siya ni Lolo June sa isang boxing gym. Mabilis po siya gumalaw, tapos yung paa niya maliksi at malakas yung suntok niya. Porsigido po siyang matuto ng boxing. Dito nag-iensayo si Steven minsan 1 linggo sa loob ng 1 hanggat 1.5 oras, maliban na lamang kung may laban siya. Sulit naman daw ang pagpupursige ni Steven dahil sa katunayan, noong Nobyembre sumabak na siya sa isang ultimate knockout challenge. Yung kalaban niya po ang nabugbog, kaso hindi siya sanay sa mouth guard niya, kaya natalo siya. Medyo kinakaba kasi unang akit niya sa ring eh. Bagamat nabigo sa unang sabak sa boxing, buo raw ang loob ni Steven ay pagpatuloy ang napiling sport. Kasi ang pangarap niya, gold sa Olympics. Yan ang pangarap niya. Sa katunayan, nakatakda raw ang rematch nila ng kanyang nakalabang batang boksingero ngayong darating na Mayo. Idol ko si Pacquiao. Pangarap ko po maging boksingero. Ayon sa Amateur Boxing Association of the Philippines o ABAP, ngayong taon ay umaabot na sa 100 ang bilang ng mga lumalabang batang boksingero sa bansa na nasa edad na 15 hanggang 17 taong gulang. Tutol naman ang isang espesyalista sa pagsabak sa boxing na mga manlalarong nasa murang edad pa. Ganong edad kasi talagang napakapanganib. Unang-una, nadidevelop pa lang sila. Paliwanag ni Doc, mas delikado raw para sa mga bata ang boxing dahil malambot pa raw ang skull o buto ng kanilang ulo na nagpoprotekta sa kanilang utak. Kaya kapag sila'y nasuntok na malakas sa ulo, maaari raw mabagok ang ulo ng bata o kaya'y maalog ang kanyang utak. Ang masama nga dyan ay yung dumugo pa, magkaroon ng mga hematoma. Kung pag tinama sa ulo, nagkokomatos. Pero ayon kay Doc, may maganda rin naman daw na idudulot ang pagboboxing sa katawan, lalo na kung ito'y gagawin lang na libangan o ehersisyo. Siyempre, pag nagbaboxing ka, meron kang mga warm-up dyan, meron kang mga exercises dyan. So, nadidevelop ang muscles mo, lumalakas ang puso mo. Kaya payo ni Doc, kung hindi man papipigil sa pagboboxing ang mga bata,
Siguraduhin lagi siyang may suot na protective boxing gear gaya lang ng headgear, boxing gloves, hand wraps at mouth guard sa training man o sa totoong laban. Higit sa lahat, dapat may sapat na training at sino man makikipagsabayan sa ring. Magsilbisan ng babalang mapait at sinapit ng ilan sa ating mga boksingero na ang sport na ito ay hindi basta-basta laro, lalo na kung napakamura pa ng edad ng kalahok.